Good day po. Si Mark po ito dito sa Makoy Homestead. Ngayong araw na to ay maganda ang panahon. Kita nyo naman po sa likod ko at napakaganda ng sikat ng araw. Dito sa video na to, i-share ko yung napisa na nga yung mga pabo. Naalala ko talaga dito is nung bata ako, may alaga pa yung lola ko. May mga alaga din siya kasi nung bata kami. Pero inis ako sa pabo nung bata ako dahil na namamalo, ang hahabol. Pero ngayon naintindihan ko na. Nung habang naglilimlim siya kasi, talagang tumitindig yung balahibo niya pagka sinisilip ko. Lalo na nung napisa na nga. Eh, syempre, pinoprotektahan niya yung sisiw niya kaya ganun yung kanyang response sa akin kapag sumisilip ako. Bali, ang ginawa ko nung una kasi palimlim ako ng apat sa manok dahil hindi naman ako nagpapalahi ng manok sa ngayon. Pero bago ko siya ginawa, chineko muna sa Google kung posible nga ba yun. So naglagay ako ng apat. Ang nangyari is dalawa lang yung napisa. Nung iniilawan ko yung iba is malinaw yung dalawa, so dalawa lang napisa. Parang nauna siya ng mga 11 days na naglimlim kaysa dun sa pabo mismo. Papakita ko po sa inyo yung mga clips, magmula ng umiitlog tapos naglimlim hanggang sa mapisa. Iba yung feeling eh. Lalo na nung napisa. Yung excitement mo sa pag-aantay hanggang sa napisa. Kasi yung kakaantay mo parang tapos napisa na siya. Satisfying yung feeling. Mararamdam mong napaka... Ewan ko, para sa akin eh... Naramdaman ko yung peace dahil na napisa na siya kasi abang ka ng abang. Saka after nun talagang parang pakiramdam mo is rewarding. Sana nga mabuhay silang lahat. Yung sa pabo, dalawa bali yung sa manok, pero dun sa pabo mismo, ano lang, lima lang yung napisa. So total is 7 sila. Pero okay na rin. Baga, laging may room for improvement. Saka first time. Sana mapalaki ko nga sila. Samahan niyo po ako dito sa aking journey sa aking mga pabo. Then na-update ko lang kayo kung anong nangyari sa kanya. Mukhang na-discover niya na yung area ang ideal ko para sa kanila mag-itlog. Tignan natin. Dito nga siya iitlog. Pero sana nga mag-start na silang mag-itlog para mapadami ko naman sila. Check natin ulit yan mamaya. Maganda nito, masipag siyang umitlog.
Kahapon lang yung last. Ngayon itlog na naman siya. Ewan ko kung nakikita niyo po. Andun lang siya sa loob, medyo madilim. Lumabas na siya. Feeling ko tapos na siyang umitlog. Sana nga. Mamaya, iko-collect ko. Lalagay ko sa isang tray. Tapos, babalik ko na lang. Once na siya'y brooding na. Ito yung lalaki. Binabantayan lang siya. Natin kung umitlog na nga. Okay, dalawa na nga yung itlog dito. Iniwanan ko siya ng isa. Okay. Continuous na yung pag-itlog niya. Alis na ako kasi baka makita niya. Hindi ko sure kung nagtatampo to na parang yung ibang klase ng ibon na yan, naglilimlim po ang aking manok. Pero hindi niya itlog yung nililimliman niya. Itlog ng pabo. Tinesting ko lang na siya yung maglimlim. Sayang yung brooding stage niya. Palimlim na siya pero hindi pa ako magpapalahi ng mga manok. Habang hindi pa nagpapalahi, siya pa uupuin ko sa itlog ng pabo. Malalaman natin kung mag-click to. Nag-start na nga po siyang mag-brooding. Lagyan ko lang siyang cover para just in case mainit o kaya naman umulan ng malakas, hindi siya mababasa. So kita tayo after 28 days. 28 days ang kanyang incubation period. Makita natin kung mabubuhay lahat ng mga nilimliman niya. Mapipisa lahat. Hindi ko sure kung kita niyo po. Ganda pag marami na sila at marami silang magagabol. Kaba. Maraming magaganon. Papakita ko na rin sa inyo basta nag-hatch na to. May natira pang dalawang itlog. Parang meron yung isa medyo madilim sa ilaw Tatry natin intayin. Sino bang hindi may in love dito? Ito na yata ang pinaka-cute na sisiw na nakita ko. Yan ang baby turkey. Hindi ko sure kung anong tawag sa baby turkey. Sa Bengala, yung huli kong napanood, parang ano nga ba? Kits. Ito ang sa turkey. Hindi ako sure. Kung chicks lang.
Uy, sana mapalaki ko kayo. Dumami kayo. At magbigay kayo sa akin ng profit. Tama naman, di ba? Yun naman ang purpose sa pag-aalaga. Pero napaka-cute niya, oh. Kaiba kulay. Malamang hindi ito yung magiging kulay white. Kulay ito nung tatay niya. Kasi color white yung nanay. Sana may lumabas na maganda mga kulay white. Actually, yung tatay is blue slate. Then yung nanay is white Holland. We'll see. Update ko lang kayo kung anong mga nangyari pa dito sa aking alagang pabo. After a week pa yung mismong dun sa inahin na pabo. Medyo matagal pa. Tsaka ako sila pagsasama-samahin. Kaso kawawa tong inahing manok. Bigla siyang mauulila kasi yung dalawang to ihahalo ko dun sa inahing pabo. Bakit wala ka sa mama mo? Hindi makafocus yung camera sa loob. Dito lang sa ano. Alam ko na. Yun. Wala siya dun sa nanay. Gabi na nag lalakad-lakad ka pa. Ang daming tirang pagkain. Delikado baka lang gamin. Ewan kung gano'ng katotoo. Marami nagsasabing kagat lang ng langgam eh, namamatay na yung mga sisiw ng pabo. Hindi naman sana. Okay naman ang mga baby turkey. Na-check ko na sa Google kung anong tawag sa baby turkey. Poult. Kung tama ang pagkakapronounce ko, poult. Okay naman sila. Medyo may mga ipot-ipot. Okay lang yan. Linisin ko pagka ano. May konti pa silang tukain. Lumalabas ang pagka ang tawag dito. Anong term ba pagka yung ang kanyang parental ano instinct. Basta lalapit ako, pinapatago niya yung mga sisiw. Pinatago niya. Basta lalapit ako. Pero pag wala ako, paikot-ikot sila. Hello, Poults. Napisa na nga po ang mga itlog ng pabo. Bale, total sila ay 7. Kahit sobrang daming naging itlog, parang 16. Walang mga similya yung iba. Malinaw nung inilawang ko sa nung inilawang ko yung itlog, walang ano. Sino namang di may love sa mga sisiw na ito? Napaka cute. Napakasungit lang nung nanay nila. At
talagang nanunuka. Sana nga ay sila ay mapalaki ko. Mapadami. At nang mabenta rin. Bakit nyo tinutuka si mami? Ito, talagang tinutuka nila yung kanyang mga... Lalagyan ko siya ng beddings. Lagyan ko ng kusot. Nakita ko sa iba may mga kusot. Madaling dumi. Ano sinisilip-silip niyong dalawa kayo dyan? Tinutuka ang nanay. Ang meron dyan. Ipatuka pa naman sila. Sa wakas, napisa din sila. Kocompile ko na lang yung story nitong tungkol sa pabo para makumpleto yung kwento ng pabo. Pero marami nag-advise ano eh. Hindi nila kagad binababa yung sisiw. Kasi napaka-sensitive niya. Makagat lang ng langgam, maaaring ikamatay niya. Kasi nakita ko dun sa mga post na may kagat ng langgam. Parang dun magsisimula yung sugat. Tapos hanggang sa maging parang mabulok yung paa. Kaya itong cage na ito, ang ginawa ko, yung stand niya, nilagyan ko ng latang may, ewan ko kung makikita, latang may change oil sa loob para hindi maakyatan ng mga langgam. Ito yata, mas kita dito. Ayun o, may change oil para hindi maakyatan ng mga langgam. Yung ibang nag-aalaga, kung pakawalan nila, mga 1 or 2 months. Che-check ko kung alin yung mas applicable para medyo hardy na sila, matibay na, kumbaga. Parang walang nakakuha dun sa nanay. Lahat ay may kulay na stripe. Hindi siya pure white. Okay, laters. Capture ko rin yung ibang mga exciting moments niya. Wala. Tinadtad ninyo ng katotoka ang nanay niyo. Ganito po ba talaga sila? Walang ginawa kong dito kaya ng mukha ng nanay nila. Wala. Ayan. Mga 1 week old na sila. Hindi mo na rin mahahalata kung alin yung ano eh. Hindi mo na mahahalata kung alin yung mas naunang dalawa. Ayan sila. Nibigyan ko sila ng... Halo-halo yung pinapatoka ko eh. Kasi dahil kasama nila yung nanay nila. So may chick booster, may pellet, at saka may iba't ibang grains. Medyo madumi nga lang oh. Lalagyan ko kasi to, plano ko lagyan ng ano bang tawag doon? Kusot.
mga ayan sila. Talagang nung napisa sila eh, ako'y talagang na in love sa mga sisiw. Hindi ko naman po sila ginamitan nung kagaya nung iba na separate dun sa nanay tapos may ilaw. So dun sa mga, thank you nga pala dun sa mga nag-response dun sa paghingi ko ng tip sa group ng mga pabo sa Facebook. Sila yung nagbibigay ng mga tips kung paano gagawin. Sinama ko lang siya sa nanay. Mga advice nila iba-iba. Merong after a month daw ipababain, yung iba 2-3. So tingnan natin kung ano yung ano, testing ko siguro mga after a month ibaba. Ayan. Yung lalaking pabo talagang nakapalibot lang dito. Binabantayan niya. Hanggang ngayon kulang pa rin yung buntot niya, kaya mas maganda sana kung kumpleto na yung buntot niya. Talagang napaka ano, napakaganda niya. Yan, nakabantay lang siya parati sa paligid. Baka i-transfer ko to dun sa may lilim. Medyo ano na ngayon eh. Parang magsa-summer na. Eh, maiinitan siya dito masyado. Sa open. Lilipat ko na lang siya dun. Thank you guys for watching. Sana po na-enjoy nyo. Subscribe lang po kayo. And kita tayo ulit sa sunod na video. I-update ko na lang po kayo kung ano man yung mga mangyayari pa dito sa Pabo.